mangyari lamang po na tumayo ang ating mga kapatid na nagbabalik loob. Yun. Atin pong tunghayan ang pag-reside ng ating mga kapatid ng kanilang oath of allegiance. Please raise your right hand. Pakitaas po ang ating kanang kamay. At sumunod sa aking pagbasa. I, bigkasin ang pangalan, solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and obey the laws and legal orders promulgated by the duly constituted authorities of the Philippines. And I hereby declare that I recognize and accept the supreme authority of the Philippines and will maintain true faith and allegiance thereto, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Sa puntong ito, tinatawagan natin na si Michael Cedric Casano para sa kanyang mensahe. Si alias Henry ay dating kalihim ng East Committee ng Committee Provincia ng Cagayan. Naimbag nga aldaw ka niya tayo amin. Ano, may kawanak ta di siyempre iti naglabas nga panawin niya kahit nasa ano, no? Iti sasango, iti panagsasawa, iti kwa. Iti kaaduan nga tatao, kahit iti awag ko katak, iti tatao, kahit no, agkablao na kahit naimbag nga aldaw ka niya tayo amin, kakadwa ko na kumaya. Ngayon, siyempre, tas hindi naglambas, hindi siyempre, sa mga pagkakataon na nagsasalita ako, hindi, lagi-lagi ko sinasabi ay, isang karangalan na humarap sa may sa harap ninyo, no? Pero ang karangalan sa ngayong araw ay siyempre wala sa amin na ano, no? Dahil sabi nga nila ang mga mandirigma at mga commander ay ang karangalan nila ay wala dito sa pagsuko, no? Wala dito sa ano, no, kundi nandoon sa hanggang sa kamatayan, sabi nila, no. Kaya ang karangalan ibinibigay natin sa mga tropa ng Armed Forces of the Philippines, ng PNP, no, na sabi nga eh ano, no, na yung determinasyon din ng NPFL Cup, no, at sa proseso ng ano, no, ng paglulunsad ng digma, no, ang nananalo lagi-lagi yung laging-laging sa iko sa Ilocano ay adyay makaanatop iti agbalbaliw ba ano kanayon nga agbalbaliw na kasasaad, no, iti proseso ti panakigubat, no. Nga DJ iti medyo ata ti pagkarigatan mi, no, na iti tuloy-tuloy nga focus military operations iti AFP and PNP, no, sa ilalim na dyan, ng GTF Tala, no, sa Operation Command ng 5th ID, no. Alaik men lang dito yung agundaway, ta syempre manipod siguro 2 weeks na, no, 2 weeks na mula o mahigit na, no, na mula kami ay napasakamay ng Philippine Army, no, at sa proseso na nahan sa loob kami ng nasa quarantine kami ng ano ng Philippine Army ay di naman dikit sa kalaman ng iba dito na merong nananawagan na ilitaw kami, no, yung campaign ng Sir Cedric and Patricia, no, at merong isang statement, nung bagong statement ay andun yung pangalan, no, Cedric Casano, no, at mukhang naidala rin dito yung Casano, pero ako po ay si Michael Cedric Casano, no, hindi po ako Casano, no, kaya siguro
alaik may lang dito yung gagundaway, tapno, syempre, dagijay nangiruswat iti kampanya nga irus nga ako, no? Nga ilitaw kami, no? Nga nanawagan na ilitaw kami, ay mga dati rin naman namin kasamahan, no? Mga dati namin kaibigan, no? Kaya we appreciate yung kanilang, ano, sa personally na, ano, na-appreciate ko yung kanilang, kumbaga, panag-alika kami, na kanyami, no? Kaya, syempre, siguro, madanaganda, no? Anya iti, sasaadin mi, no? Iti panawin niya handa mo, no? Ano to iti, sa dino, no? Ano to iti, ayan mi, no? Kaya, edi nakita tayo met, no? Nga, makita yung met, no? Oo, met, tigalos ko, no? Wala naman akong pasa, no? At ano man, no? At syempre, kahit nga hindi ko nga hinihingi, ay nag-aalok sila ng tulong, no? At, edi syempre, iti panawin nga, kwa, nga, dajimis mga panawin nga kasasangok na gijin ng ala kanya, pwede pa naman sana ng ano no pumalag no. Pero siyempre doon niya sabi ko sa proseso nung ano no nung siguro resulta na rin nung mga pagkawala ng ibang mga namin mga kasama ay yung will to fight nawala eh no. Kaya yun yung dahilan kung bakit ako nandito. At ano no sabi ko nga eh ano sa tanang buhay ko na kaharap ang mga pagkasilita sa harap ng masa o sa harap ng mga tao, siguro ito na yung pinaka ano, pinaka hindi ko inaasahan na mangyari sa buhay ko, no? Dahil syempre di naman ano nasa loob lang ng 2 weeks yung aking tinaya na sa ano yun, ilang taon yun, nakalimutan ko na nga kung ilang taon na eh, no? Mula 2011 hanggang sa ngayon nung nakuha kami ay syempre sa loob lang ng 2 weeks, di natin pwede sabihin na ano, no? O kaya, nung itilo ka, ano, kahit amin siguro makapapati, no? Kasi pangarigan, ibagak nga, awan pulos, nagigay ko, ano? Nagigay, yung mga prinsipyo, no? Na tinayaan natin ng buhay, no? Kaya siguro, sa usapin ng pagbaba namin, no? Ng pag, nandito kami sa harap ninyo ngayon na walang baril, no, ay ito lang yung proseso nung ano, no, nung resulta nung tuloy-tuloy na mga operasyon ng sundalo at ng populisan, no. Kaya nasa karangalan nila, no, yung kanilang mga sakripisyo. At siyempre ang resulta niyan ay ito nga, no, ay yung sabi ko nga ang nakakapangibabaw doon sa may pabago-bagong sitwasyon ng digma, yun yung nananalo. Eh hindi kami makapangibabaw kaya kami nandito. Oh. Eh di yun nga yung ano no, yung usapin no. At siyempre sa mga usapin ng halimbawa, may mga nagtatanong nung nasa habang kami ay tinitiay no, ay anong pagtingin namin sa NTFL-CAC no mula sa loob. Sabi namin, hindi yung NTFL-CAC ay parang tinapatan niya yung mga tasks ng party, no? Yung 12 clusters ng NTFL-CAC. Na, siyempre, sa proseso ng pakikipag, yung aming, ano, yung aming pagkapatupad niyan ay wala rin tuwid na daan dyan, no? Di maaliwalas yung daan sa pagkapatupad ng mga tungkulin na yon. At nung sumulpot yung NTFL-CAC, eh di nadagdagan yung trabaho namin. Paano namin mamaneobrahan yung tinapatan ng 12 clusters, no? Kaya siyempre yung effectivity niya dun sa may pagpapahina o pagpapa kumbaga pagbibigay balakid doon sa may dito sa may ano no, sa may pag ano sa may pagkapatupad ng mga tungkulin ng ano revolutionaryong kilusan halimbawa ay ano no ay yun yung parang naging balakid yung mga pagsisikap ng NTFL-CAC no, sa amin no. Kaya yun yung naging ano pero NTFL-CAC lang ay syempre hindi siya ano no hindi siya yung solusyon no. Sabi nga natin hangga't
yung kapayapaan na hinahagad natin lahat ay hindi natin masusukat sa pagkawala ng paglalabanan. No? Ang kapayapaan ay nasusukat kapag yung mga tiyan ng ating mamamayan ay hindi na nag-aalboruto. No? Kaya yung kapayapaan gusto natin, yung kapayapaan nakabatay sa katarungan. Kaya magandang tanghali po sa ating lahat. Sa lahat ng mga usapin na kinakaharap natin ngayon, na nasa loob man tayo o nandito sa baba, ay ano no? Siyempre kailangang tumindig, kailangang ano no? Kailangang mayroong aksyon no? May mga usapin na kinakaharap yung probinsya at yung buong rehiyon at yung buong bansa. At ano man yung ating panigan doon, sabi nga ay history has its eyes on us. Yun lang, maraming salamat.